patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa'yo pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Biyernes tayo, kasunod ng Miyerkules ng Abo. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakrusposting ng mga chapels, groups at communities. Idaglag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at Ukraine. Mga kapatid, nanawagan ang ating unang pagbasa na ang ating pag-aayuno ay siyang pagpapahayag ng kabutihang loob at paggawa ng katarungan. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, ang ating Panginoong Hesus na nagsabi na hindi maaring mag-ayuno habang nariyan siya. Mag-ayuno tayo kung siya ay wala na. Sa panahon ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda natin para sa dakilang kapistahan ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay magsusuri ng ating sarili at sa mga sandali na dahil sa ating karupukan at kahinaan, tayo nagkasala. Lumulog po tayo sa mga Panginoong, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimula naming kusang pagpakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay may saloob namin at maganap ng may katapatan sa pangitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayang ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap, sinusundan-sundan, parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin ang gawain nila ay matuwid, at di lumilihi sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aki'y sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid.
ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayon natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayon. Habang ang nag-aayon ay patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayon ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayon ng ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyo ko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramid kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisihan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos subad na ay inyong paramtam. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo, ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumahan. Dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ang pagsalansang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay. Ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga paghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbaba't pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Tumayo po ang lahat.
patuwid ang dapat gawin. Masama'y iwasan natin at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay isa sa atin at siyang nagpupuri kami sa iyo, Panginoon Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sa mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Biyernes tayo, kasunod ng Miyerkules ng Abo, nasa panahon tayo ng Kuwarisma. Kuwarisma, mula sa salitang Latin, ibig sabihin, apat na po. Ito yung apat na po na paghahanda natin para sa dakilang kapistahan ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. Ang atin pong paksa ngayon, ang ating tema ay tungkol sa pag-aayuno. Mula sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Isaias, atin pong napakinggan na ang tunay na pag-aayuno ay ang pagsabuhay ng katarungan at ang paggawa ng mabuti. Ang ayuno sa mga Hebreo ay tinatawag na sam. Sam. Yung iba, medyo pinipilit, cham. Sa Grego, ito ay tinatawag na nistia. At ito naman ang tungkol sa ating ebanghelyo. Sapagkat ang ating ebanghelyo ay nasa koinoko na Grego, kaya ang ginagamit na salita ay ang nistia. Pero nasalin po ang orihinal na pagkasulat sa ating mga banal na kasulatan, ang Hebreo sa Lumang Tipan at ang Koineo na Griego sa Bagong Tipan sa Latin. At sa Latin, ito'y tinatawag na unium. Doon po ang ating salita na ayuno, sapagkat ang unium ay sa Espanyol ay ayuno at yun ang dinadala sa atin sa Pilipinas. Pero ang ayuno, hindi po bahagi ng kulturang Pilipino. Bakit po? Sa kulturang Pilipino, wala po tayong salita na ayuno. Dahil kumakain po tayo kapag may pagkain. At kung maraming pagkain, walong bisis tayo kumakain. Kaya lugi ang ating buhay sapagkat 75% sa ating kinikita ay sa pagkain. Hindi po sa bukabularyo ng Pilipino ang ayuno. Ang ayuno ay mayroong tatlong klase. Ang una, yung klase na para sa kalusugan at sa physical na buhay. Ito yung tinatawag natin na fasting bago magkaroon ng check-up sa blood sugar o ano pang mga ginagawa na
pagsusuri sa tao. At yung mga gusto ng maganda ang forma, magkaroon ng diet. Yan ay tinatawag na ayuno para sa physical na kahulugan. Mayroon ring pag-ayuno na tinatawag natin na hunger strike. Hunger strike, hindi kumakain dahil mayroon siyang pinoprotesta. Kuminsan ito'y tinatawag na pag-ayuno sa protesta. Pero mas kilala sa salitang hunger strike. Ito'y nagsimula kuminsan sa pamilya na hindi maganda o masarap yung pagkain. Kaya nag-hunger strike ang isang membro sa pamilya at nagkaroon na ng isang political na ginagawa. Hunger strike sa ganitong kausa, hunger strike sa ganyang ano pang mga bagay, maraming ginagawa na ang hunger strike. Pangatlo, ang pag-ayuno sa reliyon. Ang pag-ayuno sa reliyon ay ginagawa sa iba't ibang klaseng reliyon. Para sa mga Hudyo, itong tinatawag na Sam o Sam ay ginagawa sa panahon ng Yom Kippur. Yom Kippur, panahon ng pagbabalik loob. At sa mga Islamic, ito'y ginagawa nila sa panahon ng Ramadan. Tayo mga Katoliko, ito po ay ginagawa natin sa panahon ng Kwaresma at ibang mga panahon na kailangan tayo ng pag-ayuno. Kaya noong Miyerkules, nag-ayuno tayo at tuwing Biyernes, depende sa tradisyon, ay mag-ayuno. Pero ang pag-ayuno, fasting, ay gagawin lang ng mga taong 12 anyos hanggang 59 anyos. Ibig sabihin, ang senior citizen, 60 anyos at mataas pa, exempted na sa pag-ayuno. Pero hindi exempted sa tinatawag na abstinsya. Iba po ang pag-ayuno sa abstinsya. Ang abstinsya, hindi kakain ng karni. Ang pag-ayuno, kakain lang ng isang buo na kainan o one full meal at hindi nakakain pa ng iba pang pagkain. Ito ay tinatawag natin na pang-relihiyon na pag-ayuno. Dahil tinuturuan tayo sa ating unang pagbasa ni Propeta Isaias na mas ginusto ng Diyos ang tunay na pag-ayuno ay palayain ang mga nakukulong, damitan ang mga halos walang damit, pakainin ang mga nagugutom at ibigay ang narapat na ibigay sa kapwa at ang paggawa ng mabuti. Yun ang tunay na pag-ayuno, ang paggawa ng katarungan para sa kapwa-tao. Sapagkat paano naman masasabi na nag-ayuno tayo? Pero sabi ng ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaiah, nagkagulo pa rin tayo, gumagawa pa rin tayo ng mga kalukuhan sa buhay. Kailangan na ang pag-ayuno ay isang tunay na pagpapahayag na nasintro tayo sa Panginoon. Kaya nga magkaroon tayo ng pag-ayuno, hindi tayo kakain upang ang ating naipon na pangbayad sana sa pagkain, gasto sana sa pagkain, ay ating ibibigay sa mga nangangailangan nating mga kapatid. Kaya ang tunay na pag-ayuno ay siyang pagsintro ng ating puso sa ating Panginoon. Mayroon kasing nagsabi, ang pag-ayuno ay maganda sa buhay sapagkat ito ay nag-aayos ng tibok ng puso, nagpapababa ng blood pressure at na-improve ang aksyon ng isang tao na kung saan sensitibo na ang kanyang mga pandama at pababa ng insulin level at kuminsan ang mga cholesterol na LDL ay pinababa din upang maayos ang kalusugan at ang utak ay gagana ng maayos dahil sa pag-ayuno at ang ating mga isipan ay masintro sa Diyos. Ano man ang mga magagawa na kabutihan sa pag-ayuno, pag-aayuno pa rin. Pero ang mahalaga sa pag-ayuno, sasabihin ko po sa inyo,
ang pagsintro sa ating puso sa ating Panginoon. Kaya sinasabi ng ating Ebanghelyo ni San Mateo ng ating Panginoon, makaiuno ba habang nariyan siya kasama ang mga apostol? Mag-aayuno kung wala na siya. Dahil ang ating Panginoon ay patayin ng mga pinuno ng bayan ng Israel, ng mga saserdote at ng mga eskriba, ng mga Herodiano at ng mga hukbo ng Roman Empire dahil sa kanyang pagpapahayag ng kabutihan, paggawa ng kabutihan, kaya doon tayo mag-aayuno. Ang pag-aayuno ay pagpanumbalik sa atin. Kaya sam sa Hebreo, nistia sa Grego, sa Latin, iunium, sa Espanyol, ayuno, at sa ating salita din, ayuno, ay siyang panawagan sa atin, mag-aayuno tayo, hindi sa pangsarili na kapakanan, mag-aayuno tayo sapagkat gusto nating ang Panginoong Diyos ay siyang pumapanginoon sa ating buhay. Ang ating pong Hesus Nazareno ang siyang sentro ng ating pagmamahal at ng ating puso. Yun pong gusto na isentro ang Panginoong Diyos sa ating mga puso, pumalakpak ng malakas. Gusto natin ang Diyos sa loob ng ating mga puso. Dapat kung ang Diyos ay naroon na sa ating mga puso, gagawa tayo ng mabuti sapagkat ang tunay na tunguhin ng pag-ayuno ay paging tunay na Kristiyano, gumagawa ng mabuti, may ugaling mabuti, may tunguhin para sa kabutihan sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kabutihang loob. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamagitan ng pag-aayuno, binibigyan natin ang Diyos ng puwang sa ating buhay. Hilingin natin sa Panginoon na palakasin tayo sa ating pagpakasakit upang matatag nating may itoon ang ating mga isip at puso sa Kanya. Atin pong itutugon, Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa Langit. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos, naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili, alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ng kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan at namimighati sa buhay, naway mapuspos ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga namayapa nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway malayang makabahagi sa buhay ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang mailaan namin ang mga sarili na mamuhay ayon sa Espiritu na nahan sa amin, na siyang lulupig sa aming mga kahinaan upang lubos kaming makabahagi sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesu Kristo. Amen. Magsiupuan lahat.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin ang aming ginaganap sa 40 araw na paghahanda bilang aming hain na maging dapat na iyong kalugdan ang aming kalooban at nagdulot ng kakayanan sa pagtitimpi namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng anak ang iyong kalooban na mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri sa iyong bahay sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon, Diyos ang mabahot mo, napupuno ang langit at lupa na nadakilaan mo. O Santo, sa kainaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sumita na yung Espiritu yung banal na makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sinimuling mabuhay gaya din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo idapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at talayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kaya't mong pag-ibig na
Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw ngayon sa tahanan ng ating Poong Jesus Nazareno. Kayo na narito at sa labas ng Basilica Minor at Pamasang Labanan ni Jesus Nazareno, kay mga naugnay sa magitan ng iba't ibang social media platform at ang cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbibigay ng tulong sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglingkod, lahat ng narito, lahat ng mga naugnay sa atin, at lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magbigay sa inyo ng mga biyayang kinakailangan ninyo. Ulitin ko po ang araw natin ngayon. Biyernes, kasunod ng Miyerkules ng Abo, nasa panahon tayo ng Kwarisma, 40 na araw na ating paghanda para sa dakilang kapistahan ng pagkabuhay muli ng Panginoon. Araw ngayon ng pag-aayuno sa mga nasa edad ng 12 anyos hanggang 59 anyos. Pag-aayuno, ibig sabihin, isang full meal, isang buo na pagkain lang. Pero abstinensya para sa lahat. Abstinensya, walang karni. Kaya yun po ang kahulugan. Bakit po tayo nag-aayuno? Upang isentro ang ating mga puso sa ating Panginoon ngayong panahon ng Kwarisma. Ngayon na po ang kubas-bas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inaagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan na wanila ang katugunan na tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na maalala ng pangakon sa binyag na ikaw kailang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayakang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa
ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating Pong Jesus Nazareno. Nazareno, sinasamba ka namin, binibinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Nazareno, iligtas po kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro What?